Hello guys, welcome sa ating another video. So sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe sa ating channel and hit the notification button below para updated po tayo sa mga ginagawa naming video. So itong video na to is review para dito sa XH-W3001 thermostat. Ito po siya. So itong mga to, ito dito side, mga sira na to. Yan, pinalitan natin mga sira na to. So review tayo. Ito naman 3002 naman to. Yan, so hindi pa to nagagamit. So mostly ginagamit natin to sa ating semi-automatic unit. And so tingnan natin sa likod, bakit may iba-iba kasi ito. Napansin ko sa tagal ko nang gumagawa ng incubator, napansin ko yung mga ganitong unit, iba-iba, ganito, I mean na mga thermostat, iba-iba ang laman. Ito sila. Ayan. So, napansin ko na mayroon talagang mabilis bumigay, mayroon naman na matagal, mayroon na mas matagal. Ayan. So, i-review natin kung saan dito sa kanila ang mabilis masira. So ito, buksan natin ah. Yan. So ito, sira na to, makikita natin. Yan, kadalasan dito pag nag brown out, pag may power interruption, pagbalik ng power, wala na, brown out, wasak na to. Lalo na't hindi naka-off, kahit lagyan pa natin ng mga protection device, 3-4 na beses masisira na. Hindi na, pag kasinubukan mong kumpunihin, ganun pa rin. Ayan. So ito sila. So number 1 ito. Itong klase, makikita mo. Ayan, ganito. Ayan, ang parang transformer niya, pababa siya. Ayan. So ito naman, buksan natin. Pareho sila. Ito, nasira rin. Ito, yung bloated na yung kanyang kapasitor. Ito sila, mga sinag-service na ako nito sa mga buyers ko. Pumunta ako sa kanila, pinalitan ko to. Ganitong klase yung mga unit. So sa tagal nating gumagawa ng incubator gamit itong mga ganitong thermostat, alam na natin kung saan yung tumatagal at saan yung mga mabilis masira. Ang problema lang sa mga supplier naman na binibilhan natin, yung iba kasi hindi natin makikita yung laman. Saka kung bibili lang tayo, so papakita natin kung saan yung mga tumatagal talaga. Yung makikita mo, sunog. Ayan. So, ito. Ayan, ito naman, makikita mo, iba-iba yung laman. Patayo, tsaka magkasakasama to. Ito, tumatagal. Ito yung tumatagal talaga. Ayan. Abot siya ng 2 years, ganyan. Yung iba, sobra pa. O, pero, hindi rin to ligtas kung matamaan ng fluctuation ng kuryente pag blackout, tapos sabay balik siga yung hindi mo ma-off. Yan. Pero ito yung klaseng unit, is klaseng thermostat yung ganito. Kung halimbawa bibili kayo, ganito ang hanapin nyo kung mayroon pa. Kasi mayroon talaga lumalabas ngayon na ang laman niya ganito lang din. Ganyan. So tingnan natin tong iba. Yan, tingnan natin ah. Yan, ganun pa rin. Sira rin to. So, tatlo na dito ang nasira. Ito, isa pa lang. Halos pare-pareho to sila ng edad ng mga binili ko dati. Ayan. So, ito naman, dito tayo para makita natin. Ito, sira rin to. Makita mo, tinanggalan ko to ng ano eh. Ayan. So, buksan natin para malalaman natin. Yan, so pareho pa rin. So, kung titingnan natin, apat na yung nasira sa ganito, isa pa lang sa ganito. Yan. So, itong mga natira natin dito, buksan natin ha. Yan, so, ito, unahin natin. Pare-pareho siya, bago.
Ito, iba naman to. Iba naman ang style kasi may kanyo, ito. Yan, so pareho pa rin, pareho din sila. Kaibahan, maliliit yung kanyang filter capacitor. Ayan, so titestingin natin to kung tatagal rin to. Ayan. So kung ito gagamitin nyo, suggest ko sa inyo, bibili kayo mga 4 na piraso. Ayan, para pag halimbawa magka-trouble, eh, pwede nyo itong mapalitan agad. Pinaka the best seating naman dito, pare-pareho so far yung seating nila, yung magaling magpisa, yung maganda pisa nila, nasa 37.2, 37.7. Ang maximum naman po niyan is nasa 38.4. Ganyan siya. So, ito, tingnan natin. Balik natin ha. So, titingin natin ito. Buksan natin itong XH-W3002. Ayan. So, parang ginagamit ko pa rin ito sila sa mga semi-automatic unit ko at sa mga emergency purposes din. Ganyan. Ito, titingin natin. Yung nagtanong dun nakaraan sa video ko sa balot, kung ganito pwede, ay suggest, halimbawa, 10,000 laman, 2,000 ang laman, suggest ko sa iyo, yung STC na lang o kaya yung manual. Ayan. Dahil ito, bilis masira. Ito naman, pareho sila. Ito, matagal to masira. Ito, ganito. Ayan, pareho sila laman. Ganyan. So, kung bibili kayo, kung hanggat maaari, sabihin nyo sa seller na ganito hanapin nyo. Ganitong klase. Ako, nahirapan na ako maghanap ng ganito. Ayan. So, minsan, dinadahanda. Minsan, hindi na akong gumagamit nito dahil lalo pag malayo, pero wish you. Tapos gabi, magabi mag-stock up, masira, mabastid to sa gabi. Tatawag yung client natin. Siyempre, mamroblema rin tayo kung anong gagawin natin. Ganyan. Ganyan. So, ito naman, makita natin, pareho lang din sila nito. Sa mga 50-seater, 50-hot-seater na incubator, yung maliliit, so tumatagal to sila. Pero pag above 100 na, matagal man na, mga 200 watts na yung load mo, medyo mabilis na to masira. So tingnan natin tong isa rin. Ah, ganun pa rin. Pareho lang din sila. May isa pa nito, tatlong klase to sila eh. May isa pa nito na wala ito. Mayroon lang maliit na diode, na signer diode dito. Ito lang ang nakalagay niya. Diyan, wala na yan lahat. Yun, mas mabilis yun masira. Isang brown out lang. Pagbalik, wala na. Hindi na yun hindi na yun sira na yun. Ganyan. Yan ang nangyayari. So, nagtanong naman dun sa gauge na ginamit ko sa hot sir, gauge 16 yun na American welded wire coated. Yun yung kanya, niya. So, yun yung sinasabi ko. Pag hanggat maaari, kung makakita kayo ng ganitong klase, ito yung bilhin nyo. Mas maganda. Yun siya. So, balik natin to dahil souvenir na lang to. At saka, siyempre, alam na natin kung saan at anong mga mabilis masirang mga thermostat. Yan. Sa mga malalaki naman, yung mga malalaking capacity, balot sa balot lalo, sa balot, ginagamitan ko pa rin, kahit may digital yon, ginagamitan ko pa rin yun ng wafer thermostat. Dahil yun, matibay talaga yun. Yun lang, medyo mahirap yun iset pagka hindi mo alam. So, balik natin to. Yan. So, mayroon na naman tayong binubuo dito na, ayan, sa itik na naman yan para balot. So, mga 5,000 capacity naman yan. So, pagkayarinan yan, gagawa rin tayo ng video tungkol dyan kung ano na naman yung kanyang dimension. Tapos, sa kay Sir John Akot naman, baka gagawa tayo ng 100-100 para dun sa ano mo. Sa nirequest mo.
So please subscribe sa channel natin and hit the notification button para updated po tayo sa mga gagawin pa nating videos dito sa ating mga ginagawang incubator. Ayan. So next time gagawa rin tayo ng mga video tungkol sa paggawa natin ng mga barn, ganyan yung mga chicken coop, ganyan, saka vaccination program natin, papakita rin natin kung paano tayo mag-vaccine. Ganyan po yung gagawin natin. So again, thank you and please subscribe sa channel.